Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, tuturuan ko po kayo kung paano mag-cut ng sakto gamit ang ating circular saw. So, let's start. So for now, kung makikita nyo po, bago ang ating scenery, ano? Kasi medyo masikip po sa ating shop ngayon. Kaya dito muna tayo mag-video. So, dito po sa ating circular saw, kailangan po talaga natin ng jig. Yung jig, yun po yung tumutulong para maging straight yung ating cuts or basta makatulong po sa atin para maging straight or square yung ating mga cuts. Kasi ito pong circular saw, delikado po ito kapag ginamit nyo ng freehand. So, kailangan po natin ng jig. Ano po ba yung jig para dito sa ating circular saw, ano? At ito pong ating jig. Yan. So ayan po yung ginawa ko na para siyang track saw. So magkakaroon po siya lagi ng straight cuts. So ngayon po, idedemo natin siya kung paano ba tayo magsusukat sa ating mga pieces para laging sakto yung ating cut. So kapag po tayo magsusukat dito, ang unang-una po natin gawin, syempre susukatin natin kung hanggang saan. Ito. So, ang sukat niya ay 17. So gagawin po natin, ang gusto nating sukat ay 16.5 inches po. Diyan natin yan. Yan. So meron siyang parang arrow. So kung makikita nyo po, ito yung arrow natin para sa 16.5. Tapos merong X dyan. Kaya meron siyang X para malaman natin kung saan yung waist. Ayan, ito kasi yung kailangan nating matanggal eh. Kasi pag hindi natin ito lalagyan, baka makalimutan natin kung saan ilalagay yung blade. Baka kasi, halimbawa kung itong part na to nandirito sa bandang gitna yan, minsan hindi nyo mamamalayan kung dito ba dapat or dito sa kabilang side. So lagi nating lalagyan ng X yan. Another one is kailangan kung nasan yung 0, kasi dito natin hinook, dito tayo sa side na to nag-start ng 0 tapos papunta dito sa 16.5. so kung saan tayo nag-mark ng 0, doon natin ipapatong yung ating track na ginawa na DIY. So, ito yung 0 natin. Ito. So, dito natin siya ipapatong. Kung mapapansin nyo po, ano, ito, straight lang. So, paano natin makakat ito ng 90 degrees? Itong jig natin na ginawa. Meron ito sa ilalim. Mabalikta rin natin. So, ito yung parang magiging pang 90 degrees niya. Kasi, dito, ilalagay natin ito. Para siyang nakaganyan, nakapatong. Tapos, dito sa side na to, yung ikakat natin. So, kailangan lang natin siya hilahin. Yan. Kaya siya meron siyang butas dito para magigrip natin papunta itong sa ilalim dito sa ating track. So, again, kung saan tayo kumuha ng 0, doon natin ipapatong ito. Diba, kung kumuha tayong 0 dito sa side na to, dito siya nakapatong. So, pero kung kumuha tayo ng 0 dito sa side na to, nakabaliktad naman ito. Yan. So, nakagat naman siya, nakabaliktad. Importante yun kasi nga dahil dun sa curve yung sa taba ng ating circular saw. So, 0, then, yan, 0, cut. Yan, so, ito na po yung X. So, kailangan lang natin itong ilalim, yan, nakadikit lang dyan. Tapos yun yun, ikakat na natin siya. So, papakita ko sa inyo. Yan. So, first, kapag po tayo gagamit ng ganito, syempre, pag magkakatayin ng kahoy, kailangan. Lagi po muna natin siyang papaikutin bago natin siya i-push. As in, yung todong ikot niya talaga, yung full RPM. Hindi yung pagkapindot na pagkapindot nyo lang, itutulak nyo na agad. So, hindi muna. Papaikutin muna natin, then cut. After nang makat, kailangan papaintayin muna natin yung blade bago natin siya bibitawan. Saan natin siya tatanggalin? I-check na natin kung tama ba itong ginawa natin. Kita nyo po yan. Oh, yan. So, kitang-kita nyo po. Saktong-sakto. 16.5. Tapos, syempre, hindi lang doon nagtatapos yun. So, sakto nga yung cut nyo. Kung di naman siya square, wala din. So, i-check natin siya. Oh, yan. Square na square. So, yung paggawa po nito, check nyo lang yung eye na lalabas sa inyong upper left corner. Dito sa taas. Yan, check nyo lang po yung... So, ayan na po ang ating video sa pagkakat ng ating mga sakto gamit ng ating circular. So if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments, comment nyo lang po sa baba. At kung nakatulong man po itong video na ito sa inyo, thumbs up nyo naman. So, yan lang po. Thank you!